showbiz balita ay heavy. Sa blind items ka freshness mo ay di pa huhuli. Let's hear it from Nanay Christie. Mga kapatid, gawing hobby, tumutok sa balitang juicy sa 92.3 Intrigang super hit, sabay-sabay tayong makinig. Christopher Minute, Christopher Minute, pasabog niya kanyang hirit, ika'y mayayanig. Sa Christopher Minute, mga balita at intriga, may init na chika. Andyan si Nari Christy, si Romel din ay kasali sa Radyo 592.3. This is it, Walastic Christy. Balitang showbiz tatalakayin, bawat anggulo bubusisiin, dahil walang isyung uurungan, bawat komentaryo palaban. Ito ang programang may kasamang kantahan at tawanan. Sa reyna ng chika na si Nay Christy, hindi ka maiiwan. Tara na at makipagchikahan. Oras na para sa Christopher Minute! Isa pong sakdal na namang alinsangang hapon ng Huwebes sa inyo lahat, mga kapatid. Ewan ba kung saan ang gagaling tong init na ito. Grabe, nanunusok po talaga ng balat. Pero hayaan niyo po, mga kapatid, dahil magkikita-kita na naman tayo ngayong hapon, magkakakwentuhan na naman, hindi muna natin papansinin ang mga bagay na nakakabagabag sa atin. Welcome po sa Christopher Minute, mga kapatid, mga CFMers dito sa ating bayan, lalong-lalo na po sa iba't ibang dako ng buong mundo, mga kababayan po natin na nag-aalala, na nalulungkot. Hayaan niyo po muna yan. Kami po muna ang inyong happy pill sa loob ng isa't kalahating oras. Tayo po ay nagkakarinigan ngayon sa Radyo 592.3 News FM. Nagkakakitaan naman sakdal linaw sa Signal 1PH. Ganon din po sa Radyo 5 FB Live, 1PH FB Live, YouTube at Signal Play App. At heto na po ang aking partner in crime. Naku, partner in crime daw. Mga kapatida, nag-iisang chikadora, Romel Chika. Magandang hapon sa iyo, anak.
Magandang hapon po, Nanay. At sa inyo pong lahat, naku, mainit na mainit kasi dahil sa mga tinatalakay namin. Oo po, napakainit. Pati ang palahon, pati ang chismisan natin dito, ang kwentuhan natin dito. Mamaya, grabe, napakainit kasi ang daming umaalma. Di ba, Nanay? Naman. Grabe. Marami na naman nagbibigay-bigay ng mga opinion. Totoo. Pero karapatan niyo po yan. Karapatan niyo po yan. Mm-hmm. Ako nga, sagot ko pagka ano, sabi sa akin ni Dan Clavesillas kaninang umaga, sabi sa'yo, Nanay, eh, pag nagbitiw ka ng opinion tungkol kay Kabayo, magiging trending ka na naman. Sabi ko, yaw na, anak. Para magkaroon din naman sila ng pagkakakitaan. Yes. Para lahat naman tayo happy. Tama. Diba? Kung ba yung battleground na ito ay bukas po para sa lahat. Maraming salamat dahil pati mga bashers nakatutok, nakikinig sa atin. Yes. Salamat sa inyo. Nais ko lang pong ibalita sa inyo na maraming salamat po sa mga sama-sama nating panalangin. Kanina po ay nalaman namin na si Richard Reynoso po ay nasa ICU pa rin ng isang pribadong ospital sa San Juan. Pero mukha pong gumaganda na. Gumaganda na po ang kanyang sitwasyon. Maraming salamat. Ang oxygen niya ay naka-full pa rin dahil hindi naman siya nagpapa-intubate. Ayaw niya. Pero totoo po, ang sama-samang panalangin ay nakakarating sa langit. Maraming salamat po sa lahat ng nagdarasal para sa kanyang pamilya. Kay Amor, kay Richard, sa kanilang dalawang anak. Sobrang salamat po ang itinatawid namin sa inyo ngayon. Thank you. Ayan. Okay. Good news yun. Magandang balita yun. Di ba? At nagpapasalamat siya. Hindi niya malaman ang gagawin. Talagang hindi lang siya makapagsalita pa dahil nahihirapan po siya. Pati paglakad po, hindi pa talaga kaya. Itinatawid po ni Amor, ang kanyang wife, ang sobrang pasasalamat sa lahat po ng mga nananalangin para sa maagang paggaling ng buong pamilya. Maraming salamat po. Salamat okay. Sa Diyos. Romel, ano una natin niya kikilatisin? Ang ating unang kikilatisin at mag-uusapan o opinionan na kasalang Chris Aquino at Mel Sarmiento magiging privado daw. At ay. Tiny and private. Tiny and private. Ito po yung isang linya na hanggang ngayon hindi pa bumababa ang kilay ng maraming nakabasa sa IG post ni Chris, di ba? Ayaw pong bumaba ang mga kilay. Unang-una, syempre, Chris Aquino nga naman ito. Ayun. Kung di man maging wedding of the year ito, wedding of the century, ganon, di ba? Ganon na inaasahan nila. Dahil nga, siya ay si Chris Aquino. Oo. Pero sabi nga po ni Chris, ang kanilang kasalan daw po na malapit nang maganap ay tiny lamang po, maliit at privado. Ilan lang daw po ang mga imbitado, yung super close lang po sa kanila ni noong Mel Sarmiento. Parang ang layo sa pagiging Chris Aquino niya, di ba? Opo, dahil lahat ng mga ini-expect ng mga tao, bubaliktad, parang ano to? Bakit? Nag-iba. Nag-iba ang ihip ng hangin. Parang hindi na siya si Chris Aquino. Di ba? Alam naman natin si Chris Aquino. Talagang bongga. Talagang flamboyant. Ika nga, di ba? Na exaggerate lahat ng mga ano. Pero alam mga bagay-bagay. Siguro, sumasabay din ito sa panahon. Tama naman. Maaaring iniisip ni Chris na hindi pwede gustuhin man niya dahil nakikita niya ang kalagayan ng buong mundo ngayon, hindi lang ng ating bayan. Pandemya ngayon, napakarami pong pamilyang nagugutom dahil nawala ng trabaho. Matalino si Chris. Mm-hmm. Oo. Tsaka marunong siyang makiramdam. Marunong siyang makiramdam. In fairness, kahit na lukring-lukringan itong batang ito, kahit na maarte, meron pa rin po siyang magagandang katangian na po pwede nating papurihan. Mm-hmm. Katulad yung pandemya ngayon, napakarami pong, dyan nga nabibira si Jinky Pacquiao di ba? Dyan nga siya nabubutasan, kaya siguro sabi ni Chris, hindi ko gagawin ito kasi ayoko na punahin ako ng mga kababayan ko dahil dito sa gagawing bonggang-bonggang kasalan. At mukhang yung mapapangasawa naman niya, simpleng tao rin no? Oo. Diba? At saka iwas,
ika nga, iwas pusoy na lang si nanay kasi di ba public servant din kasi si DILG. Ano, para iwas-iwas na lang talaga sa lahat. O, di ba po? Mm. Para lang talaga tahimik talaga. Di ba? Excuse me. Siguro umiiwas sila sa maaaring opinyonan at opinyonin ng ating mga kababayan. Hindi nga naman napapanahon ngayon yung mga pagpapabongga, yung paglalagay ng malaking agwat sa mayaman at sa mahirap at sa ating kasalukuyang kaganapan na isang pandemya ngayon. Siguro yun yung kanila inaalala. Kaya lang, may ibang itinupukol kay Ginoong Mel Sarmiento. Algian na. Madalas daw yatang kumain ng girisang patola. Mm-hmm. Tayo, kung pumatol man tayo kaysa bubuit o sa alibangbang o sa mga kuliglig, okay lang yon, hanay natin ito eh, trabaho mm-hmm. natin ito. Pero parang hindi kinatutuwa ng ating mga kababayan yung pagsagot-sagot ni Ginoong Mel Sarmiento sa mga tanong at pag-uopinyo ng ating mga kababayan sa social media. Katulad yung isang linyang sinabi niya, this is Mel Sarmiento, her future husband. Ganon ano? Mm-hmm. Di ba may mga ganon siya, yung pagpapakilala ng ganon? Mayroon talaga? Meron talaga madiin na, mahal na mahal ko si Chris. Siya. Nakalagay, mahal ko siya, malayo ang hiwalayan. Mel Sarmiento, her husband to be. Mga ganon, diba? Her future husband. Husband. May ganon, di ba? Imaginin mo, no? Hindi naman po sa kung anuman, kung bagets ang magsasabi niyan. Pwede pa sigurong tanggapin ng mga kababayan natin. Totoo. Diba? Yung mga kaedad siguro nila, James Reed. O, lumampas pa tayo. Yung mga Marco Gumabaw. Pwede pa siguro. Lumampas pa uli tayo. Yung mga Coco Martin. Kaya pa. No? Ayan. Kaya pa. Pero paglampas doon sa edad na yon, parang nahihilasan na ang mga kababayan natin, di ba? Di ba may nag-post pa? Tantanan mo nga ang pagiging ano, patola, Mr. Sarmiento, hindi na bagay sa age mo. Di ba may ganon? Oo, oh, na, ano? Nakakatawa lang kasi bakit niya, hindi natin na-expect na sa posisyon niya, sa disposition niya sa buhay, pumapatol siya sa mga ganong klaseng una, hindi naman siya artista. Di ba na, hindi siya sa belong sa ano eh, sa showbiz. Magpakadiretso na tayo sa edad niya. Ayan. Sa edad niya, sa posisyon niya, sa dating niyang hanay na pinagmulan. Si Chris Aquino siguro katanggap-tanggap pa dahil showbiz, di ba? Reyna, di ba? Queen of Talk. Pero yung si Ginoong Sarmiento na nanggaling sa DILG, sekretaryo, tapos congressman ka dati, tapos sasabihin mo, I love her very, very much. That will not happen. This is Mel, her future husband. Diba? At nakakaloka, di ba yung napapansin mo na, si Chris hindi na sumasagot sa mga bash, sa mga bashers. Siya na ang sumasagot, baliktad na, nagbaliktad na talaga. Sa una, maintindihan mo, pag tumagal-tagal, makikita mo yung impluensya, di ba? Doon makikita yung impluensya. Ay, nahawa na. Naku, na-impluensahan na. Mga ganon, di ba? Baka ito yung sinasabi niyang tagapagtanggol niya, Nay, sa bashers. At tagasagot niya sa lahat ng mga nag-uopinyon. Siya na ang sasagot sa lahat. Totoo. Oh. Sinasabi niya yan, di ba? Ito ang tagapagtanggol ko. He will fight for me. He will never leave me alone. Oy, mga ganon. Ito na nga siguro yon si Ginoong Sarmiento. Kaya pinagpapayuhan siya ng mga kababayan natin. Lumayo-layo muna po kayo sa computer. Hindi na po bagay sa inyo. Nakakaya mo sabihan ka ng ganun, ano? Tsaka napansin mo, ang dami-dami ng sinasabing kamukha niya ngayon. Napaglalaroan na talaga, Nay, kasi sagot kasi ng sagot. Mm-mm. At saka may nagsabi pa, ayan Chris, pili ka ng pili, nauwi ka sa bungi. Yung mga ganon, kasi pagka ikinumpara mo nga naman sa mga exes ni Chris, napakalayo, di ba? Pero ang lagi naman nating sinasabi, at ako'y naniniwala talaga, na ganon ang puso kapag nagsalita, kapag pinakinggan yung salita ng puso, kahit ano pa edad mo,
Kahit ano pa itsura mo, kahit saan ka pang iskwakwa nang galing, pag minahal ka, ipaglalaban ka. Ganun lang yun. Mm-hmm. Diba? At saka sana na, i-ano na rin yung sinasabi lang, pribadong buhay, dapat mag-focus sila doon kasi nagiging semi na, tapos nagiging public na, ayun na. At ang nakakalungkot, pinaglalaroan sila. Yun. Pinaglalaroan sila, dapat isa itong magandang balita na dapat ikatuwa ng buong bayan, na o-opinyon na ng maganda, pero pinaglalaroan sila. Kay Chris, yung sinasabi niya, tiny, at saka yung private, okay lang na sabihin niya yon. Anyway, sanay naman tayo kay Chris, may bago pa ba. Nakapag sinabi niya ang A ngayon, bukas B na yan, sa susunod na araw C. At ang isa lang na pinaka-consistent si Chris sa pagiging inconsistent niya. Ayan. Kilala na natin siya sa ganon. Kumbaga, bansag na kay Chris yan. The girl who cried wolf, di ba? Yung ganon, babago-bago. Pero para sa mapapangasawa niya, na nakilala lang naman natin, no, maging magkarelasyon na sila, parang hindi na babagay yung pagsagot-sagot. Di ba? Dapat hindi na lang. Oo, sana na-maintain na nila yung private, yung nilabas na lang, kasal na. Para hindi na dumami ng dumami pa ang managko-comment habang palapitan ka ng kasal. Ang dami-dami mga comment na hindi magaganda lumalabas. Kaso, nagkasunod-sunod eh. Nagpa-interview pa sila kay Bimby. Yung mga bulaklak, kinukunan, yung sing-sing, yung pagtatapat, yung araw-araw nilang ginagawa, yung pagde-date nila sa isang food chain. Pagterno ng mga damit, ganon, terno-terno. Naka-pink na nga rin eh, si Mr. Sarmiento. Naka-ano na rin siya. So, parang nawawala yung kapribaduhan. Nawawala. Sayang. Talagang eto na naman, may bago na naman tayong inaabangan lagi, araw-araw. Kasi nga, mukhang kumakawala na naman ang mga daliri ni Chris sa pagtipa ng mga kwento. True. O, kaya yung sasabihin niya, tiny, tapos private, tingnan natin kung mangyayari yun. Abangers. Sige, abangers tayo. Tingnan natin yan kung mangyayari talaga yan. Naku, ngayon pa lang, ang dami-dami na talagang Naku, ang dami-dami na pong nagkukuha, nagkukomento. Pero mukhang di magugustuhan ni Ginoong Sarmiento. Ay, Diyos ko. Nakakaloka, di ba? Okay, abangan na lang po natin kung ano magaganap talaga sa kanilang kasalan at kung kailan magaganap, syempre sa kanila manggagaling yun. Di ba? Naghugis bigas daw yung mukha ni Chris dahil siguro pumayat nga, no? Diba yun ang pangarap ni Vice Ganda, yung maghugis bigas? Ay, kumapaganyan. Oo, yung payat. Kay Chris unang kumapit ang hugis bigas. Okay, sige po, abangan na lang natin. Ayan, ano hugas bigas na lang daw sabi ni Jack? Hindi hugis. Hugas bigas na lang daw kay Vice. Okay. At ayan nga po, formal na pong pumirma ng kontrata sa GMA7 si John Lloyd Cruz. May nakausap po akong source na nagsabing hindi po ito program contract. Network contract po ang pinirmahan ni John Lloyd Cruz. Ayan, at mauunang araw, isang sitcom with Director Bobet Mortiz bilang director. At ito po yung una nilang pinag-usapan noon, nila Willie Revillame. At tanggapin po natin ang katotohanan, si Willie po ang nagtulay kay John Lloyd patungong GMA7. Kaya kahapon, tuwan-tuwa siya. Kasi doon daw sa mga interview kay John Lloyd nung contract signing, meron siyang sinabi na gusto niyang mag-co-host sa Wawawin. Diba? Oo. Kinausap kasi, di ba paminsan-minsan talaga naman nag-crave tayo ng bakasyon? Si Willie ay hindi iba sa atin. Siyempre, gusto rin naman ng tao na makapagbakasyon kahit ilang araw lang. Hindi yung sagad-sad ang trabaho niya. Mula Lunes hanggang Biyernes, may ginagawa pa rin siya ng Sabado-Linggo sa production. Gusto rin naman po niya magbakasyon paminsan-minsan. Tinawagan niya si Randy. Hindi pwede si Randy. May show dito sa TV5. At hindi rin pwede si Jan Estrada, naka-lock-in para sa Ang Probinsyano.
So wala siyang nakukuha. Kaya sabi niya, sige na nga, ako na lang din uli. Ako na lang uli. Eh kahapon, tuwan-tuwa siya. John Lloyd, nalaman ko, sa interview mo, gusto mo palang mag-co-host dito sa Wawawin. Halika dito. Naku-welcome na welcome ka dito. I dare you, sabi niya. Dare you, di ba? Nakakatuwa. Alam mo, pinupuri ni Willie si John Lloyd. Ang sabi niya, ito yung klase ng bata na hindi nakalilimot. Lagi siyang nangungumusta. Kahit papiyaw-hapiyaw lang, nangungumusta siya. Talagang nakakaalala siya. Kasi marami na rin siguro natulungan si Willie nang iba ay bumigo sa kanya. Mm-hmm. Di ba? Meron ngang iba na sa social media na lang niya nalalaman na wala na pala sa show. Di ba? Kilala may komedyante na yon. Tatao! Diba? Tapos si John Lloyd, hi kuya, kumusta ka na? Ganun kuya, ganito, ganyan. Nagbabalita sa kanya. Eh si Willie pa naman napakababaw ng kaligayahan. Maalala mo lang siya kahit walang material na bagay. Itinatago na niya sa puso niya yon. Kaya abangan din po natin ang isang kwentong ito. Isang araw mapapanood na lang natin si John Lloyd kasama na ni Willie sa Wawawin. Diba? Kapag nangyari yun, ay napakagandang ano yun ito para kay John Lloyd. Mapapalapit siya ng bonggang-bongga sa masa. Eh, nung nang nag-ano siya sa Shopee, di ba? Dahil si Willie din ang gumawa ng paraan. Mm-hmm. Ang laking bagay sa kanya, yung mileage niya, no? Oo, iba. Antindi na exposure. Tsaka yung media mileage niya doon, ang laki-laki. Mm-hmm. At tsaka yung publiko na lalong naging malapit sa kanya. Ang ganda nun. Abangan natin, baka isang araw, magbakasyon na nga si Willie. Si John Lloyd ang magtitimon ng programa. Tingnan natin yan. Aba, kabang-abang. Totoo yan. At yung pangatlo, Romel, magaganda mga balita natin ngayon. Oo, nakaka-good vibes na. Mapapangiti ka at kaabang-abang. Oo. Katulad nito, si Dennis Trillo, iwas trabaho muna para sa aalagaan niya si Jennerin Mercado daw muna, nanay. Nakakatuwa. Oo, kasi maselan kasi ang pagdadalang tao ni Jennerin kahit sa una, yung kanila ni Patrick. Talagang maselan. Eh lalo na ngayon na dapat nga ay maghahanap na sila ng magdadalang tao para kay Jennerin. Kaso hindi natuloy yung surrogacy, di ba? Kay Jennerin talaga lalaki ang binhi ng siyam na buwan para ipanganak na nando si Dennis sa tabi at nagbabantay. Mabalik lang tayo. Mamaya natin pag-usapan yan. Hanggang Biyernes na lang yung Legal Wives, ano? Opo. Alam mo ba na meron akong kaibigan na gustong sunugin ng buhay? Si ano, yung kontrabitang batang si Ashley. Sabi ko, para ka maapektuhan ng ganyan kay Ashley, nagagalingan ka. Oo, nagagalingan nga ako sa kanya, kaya gusto ko siyang sunugin eh. Parang ganon. Pero ando na kasi yung mga pagpapatauran, panghihingi ng tawad, pagbabago, malapit na nga. Sabayan silang magtatapos ng huwag kang mangamba. Diba? Sa huwag kang mangamba, nabuhay uli ang hayop na mapagtanggap na Diyos. Si Yula Valdez. Oo, nabuhay uli. Kinonaib yung doktor. Kalokalok. Alam mo, ang bidang-bida dun talaga, yung isa hindi si yung makapalang kilay. Si Francine ang bida na yun. Hindi nga si Francine. Yung isa. Oh, Si Andrea. Si Andrea ang mas bida doon. Tingnan mo yung weight ng kanilang mga roles. Oh, 'di ba? No, mas tumaangat yung girl. Isa. 'Yon. So eto na nga tayo. Ay, inalisan tayo ni Bon ng ano. Inalisan tayo ni Bon ng video. Kasi nga, lundag tayo ng lundag kala Francine. Eh, ang pinag-uusapan si Dennis. Pero ang galing-galing ni Dennis, ano? Napakagaling niya. Yung pinaaamin siya. Sino yung naninipa na pulis doon? Marami nang gustong sumunog doon. Ano yan, ano? Yan yung nanalo, ano? Sa Mr. Something. Oo, unay parang yung talaga ayan, yung naka-uniform. Ganon. Ah, dating boyfriend ni Maxine Medina. Yung sumisipa-sipa ni Dennis. Matipunod din, no? Oo. Nako, isa pa yung pagtaliin sila ni Ashley dapat. Di ba? Yun. Ang ganda-ganda ng Legal Wives for Dennis.
kasi hindi ito simpleng serye na iaarte mo lang yung hinihingi ng director at bibitiwan mo lang ang dialogue ayon sa script. Alam naman natin na para sa mga kapatid nating Muslim, itong Legal Wives na ito, yung mga termino na kailangan bitiwan ni Dennis, hindi ganun kadali. Diba? Mm-hmm. Yung memorization ng mga lines, mahirap yun ah. At saka yung gestures na yun ng mga kapatid nating Muslim, di ba, hindi tumitingin sa kausap na nagda-dialogue ka, hindi ka tumitingin sa, may mga ganon. Ang galing-galing ni Alcantay, di ba? Oo, isa din yun. Mm-hmm. Actually, lahat sila magagaling talaga doon, di ba, Nay? Sabi ng kaibigan ko, pag sinabihan ka pala ng Muslim, asalu-salaykum, babalik ka rin, asalaykum, asalum. Mali-mali, hindi ko kabisado, pasensya na po. Pero ganun pala yun, ano, ibabalik mo, pabaligtad. Yun. Maganda, maganda ang Legal Wives. Ang ganda. At si Dennis talaga, dalan-dala niya yung role niya. Ang galing niya. Sobrang galing ni Dennis. Sa totoo lang. Tsaka mabuti lang, nagkataon na, tapos na yung ano niya, teleserye niya. Kaya talaga matututukan niya rin si Jeneline Mercado. Yung kanyang, kaya nakakaansaya-saya. Pero napansin mo, di ba, malapit na ang ating pinakahihintay na The World Between Us. Di ba? At si Sharon Cuneta ay papasok na sa Ang Probinsyano. Pansinin mo yung oras, 8:50 ng gabi, no? Iniwasan. Iniwasan. Ang pinambala muna yung I left my heart in Corso gone. Oo, sa paano? Oo, diba? Eh, kailangan talaga huwag magbangga-banggaan. Diba? Kailangan iwasan ito. Iwasan ito. Oh, para lahat sila kumita, di ba, Nay? Para lahat sila kumita. Gumitna ka, lalo ka masasagasaan, di ba? Yun yun. Kaya, ang gaganda. Ang aanuhan po, kapag magaganda ang palabas ng iba't ibang istasyon, tatlong sabay-sabay ito, GMA, ABS, at saka TV5. Ang nabibiyayaan po dito ay ang manonood. Yes. Napakaganda, di ba? Tayo na tumututok sa kanilang mga palabas ang nabibiyayaan. Yun yun. Okay, Romel, sino ang ating valedictorian? Si Al Casble from Padua, Italy. Thank you so much, Al Casble. Talagang maaga ka sigurong umuwi ngayon o pauwi ka pa lang. Nag-text ka na sa amin. Al Casble, baligtad ang ating panahon, ang ating oras, pero binibigyan nyo pa rin kami ng pagkakataon. Al Casble, you are the valedictorian today. Okay. Ayun. At si Dragon Inn, hello sa staff ng Dragon Inn sa Cayman Island. Cayman Island. Oh. Siya yung nagte-text sa atin, ang taga Cayman. Opo, Nanay. Siya po. Pinababati niya lang po yung staff niya. Okay. Mga Pilipino po, dyan sa Cayman Islands, magandang kung anumang oras po kami dumarating sa inyo. Mag-iingat po kayo palagi. Bagaman maganda po yan lugar ninyo, ika nga, nandun po kayo sa 80% na ligtas kayo agad dyan. Pero ingat pa rin po. Mm-hmm. At mula naman sa Winnipeg, Canada, si Cheryl. Cheryl! Siyempre, maraming salamat sa inyo lahat na nandyan sa Winnipeg. Idadamay ko na ang aking mga anak-anakan dyan. Taga Isabel, si Ray Arreyes, si Bartolome, Neil Sullivan, at Lloyd Asaginsin. Pakikumusta mo rin kami sa Juvian, Tito Jun, and Tita Vivian. Juvians, okay? At Cheryl, si Debra Christine. You. At si Debra Christine Buga rin po. Of course, naman sa Bay Area. Ah, yes. Debra, dyan ka lang. At si Luz Miminda del Rosario from Cayman Islands din. Ayun, si Luz Miminda yung sinasabi ko na nagtatay na sa akin. Salamat anak, thank you. At ito na siya, Nora Mangawang. Sabi niya, Mare, anong gagawin natin ngayong maganto? Umaga sa kanila ngayon eh. Oh, sige, mauna ka na. Ipaghahanda ko muna ng pagkain si Toto and our children. Maya-maya lang andyan na si Marcel Biscocho. Magandang umaga sa inyo dyan, Nora Mangawang. At ito na siya, si Maribel Francisco naman. Sa of course naman. Lagi-lagi, mula pa noon hanggang ngayon, bellissimo, Maribel. Puntahan na natin na si Red Marcelo. Ay nako, nakatutok na. Nakatutok na si Dan Clavesilla, si Gaison Magdadaro, si Tina, si Japs, ikaw at ako. Diyan tayo kokota sa Kota Kinabalu.
Ayan. At si Ambet Miranda, nanay ng Kabyao. Ako, Ere naman. Ere naman, kahapon, hindi ka naman nag-text sa amin. Ay, naka, nangyari sa'yo. O, oh, dahil ganun sa kanila. Ano Hane. Nangyari sa'yo? O, oh, Hane. Ay, budang busy ka siguro. Ambet, maraming salamat. Thank you. At si Maria Teresa Salvador from Spain. Oo, naku naman. Buenas tardes, Maria Teresa. Mag-ingat kayo lagi dyan. At gising na siya, si Maricel Biscocho. Nakapaghanda na ng agahan para kay Toto and their children, di ba? Mag-ingat kayo dyan, anak. Alam ba si Maricel, ang sarap-sarap ng buhay niya? Kung saan pumunta ang mga pinaglilingkuran niya? May printing press kasi mga boss niya. Kung saan magpunta, pupunta ng England kasama sila, pupunta ng Amerika kasama sila, magpupunta ng Asian countries kasama sila. Ang ganda-ganda ng buhay ni Maricel Biscocho doon. Yeah. Mapapasana all ka lang talaga. Yes. Ingat, anak. At si Nelia Ramos from Qatar. Nelia Ramos, maraming salamat. At si Edma Ramason, watching from New York. Aba? Anong pangalan niya? Edma Ramason. Edma Ramason. Son, opo. Dere-derecho. Bagong inkwentrong pangalan itong kay Ed. Ed, mag-iingat yan ha. Sa New York, napakalamig dyan. Mag-iingat palagi. Sa lahat ng mga Pilipino dyan, ingat kayo, Ed. Salamat. At si Maylene Desturanyu from Jordan. Of course. Huwag lalabas ng Jordan. Hanggang dyan ka lang. At mula naman sa France, si Mildred Reyes. Mildred, salamat. Maraming salamat sa'yo. At si Pinksley ng South Korea. Anyo sa'yo, Pinksley. At si Miss Forever Young ng Montreal, Quebec. Aba? Oo, sa Quebec yan. Miss Forever Young. Kumusta lang kay Miss Celine Dion. Okay. At from Japan, si Emer Esmalde. Konnichiwa. Ano ba yan? Konnichiwa. Domo. Ano hindi, domo. Doon. Ano, kumusta na kayo dyan? Ano yun? Genki deska. Ah, ganun ba yun? Oo. Genki deska. Yan, tatandaan ko yan. Genki deska. Okay. Oo. At si Shay Axels from Sweden. Sweden na napakagandang lugar. Shay Axels, salamat. At panghuli si Emma Johansson from Sweden din. Sweden din. Si Mami Bonaventura din nandyan. 1K live views na po tayo sa ganito kaagang oras. Maraming maraming salamat po siyempre sa inyo lahat. Mamaya po sa ating pagbabalik, ang dami pa nating kwento. Ito po ang inyong programa at ito ang Christy per minute. Mwah, mwah, mwah. Yes. Hello. Wala ganun ako. Hello. Na, my Christy. Na, my Christy. May magkakarusok pa ba kay Nanay Christina? Sadyang tumatawin, lumilipad ang balita. Ating papalakpakan ang mga artista. Ngunit pasensya na sa tatamaan na iba. Hatid ay saya sa nalulungkot. Buong bansa, buong mundo ang siyang tumututo. Christy per minute na, Christy per minute na naman. Puno ng intriga, tanggal ang problema. Dahil Christy per minute na, Christy per minute na, Christy per minute na, na naman. Puno ng chismis pero may pangaral ba? Dahil Christy per minute na. Uy! Oh! Oh! May malilihim ba kay Nanay Christy? Wala. Wala? Wala, wala. Simple lang ang iyong timpla. Di matapang, tama lang ang lasa. Tulad ng iyong ganda. Simple lang ang iyong timpla. Hoy! Oh! Ako si Rani Raimundo. Ako po si Chad Borja. Ako po si Renz Verano. Richard Reynoso po. Uy, nga pala. Kami po ang OPM Hitman. Para sa Christy per Minute sa Radyo 5, 92.3 News FM. May mailililihim ba kay Nanay Christy? Mm-hmm.
Oh, wag na wag na wag na wag, wag kang aasa sa paasa. Ako po si Mari Nanor para sa Christy Per Minute sa Radyo 5 92.3 News FM. May maililihim ba tayo kay Nanay Christy? Wala sa damit. Wala sa kulay ang pagmamahal. Nasa puso. Nasa isip. Ayokong magkulong. Ayokong magluksa dahil ayokong isipin na patay na ang daddy. At dahil ikaw, Ate Christy, handa kang lumaban ng patas. Ako po si Maricel Soriano para sa Christy Fur Minute sa Radyo 5 92.3 News FM. Mga tol, may pwede kayong ilihim sa pulis. May pwede kayong itago sa asawa niyo o sa tropa niyo. Pero wala kang maililihim kay Nanay Christy. Sekreto noon, intriga ngayon. Ako po si Lord Rivera at kayo po ay nakikinig ng Christy Per Minute dito po sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang maglipat, chichisbisin. May maililihim ba kay Nanay Christy? Ikaw at ako, pinagtagpo, nag-usap ang ating puso. Ako po si Johnny Danao para sa Christy Per Minute sa Radyo 5, 92.3 News FM. May maliliim ba kay Nanay Christy? Ako po si Simon. Ako po si Olan. Ako po si Froy. At ako po si Peewee. At kami po ang Jeremiah para sa Christy Per Minute sa Radyo 5, 92.3 News FM. At siguradong hindi kayo manghihinayang. May malilihim ba kay Nanay Christy? Ako po si City para sa Christy Per Minute sa Radyo 5, 92.3. Hindi ka lulusot kahit na magpaikot-ikot. Ganyan kainit ang Christy Per Minute. Hindi pa huli, issue sa liyang tawili-wili. Ipapumumirit sa Christy Per Minute. May kwentuhan, tawanan, kantahan, kulitan. Andyan si Nanay Christy sa Radyo 592.3. This is it, Walastic Christy Per Minute. Buong mundo ay kaysaya, may dumadalo pang artista. Lahat na aakit sa Christy Per Minute. Mga balita at intriga, may init na chika. Andyan si Nanay Christy, si Romel din ay kasali sa Radyo 5, 92.3. This is it, Walastic Christy Per Minute. Christy Per Minute. Okay, maraming salamat sa Bildex, kay Archie D, Jeremiah, Janoy Danao, kay Idol Lourdes Vera at kay Ka-Earning. Salamat po. Ganon din siyempre sa J Brothers, J Joy, Jim Jimenez. Ganon din kina Jojo and Leslie Grace at Vincula ng Hainan China. At kay Mama Noemi na walang aabala, nakatutok na sa TV set niya. Rachel Alejandro Glock 9, ang aking ka-text kanina, the one and only megastar, Miss Sharon Cuneta, na dodokling na raw siya sa dami ng trabaho niya. But I'm so blessed. Sabi ko, totoo, anak ka ng Diyos, ang dami mong trabaho. At syempre, sa pagsisimula po ng ating programa, Tito Boy, Christopher Ramos, Delo and Flicky. And of course, kakambal ang sincero nating panalangin. Maraming maraming salamat sa ating mahal na si Richard Reynoso para sa kanyang This is it, Walastic Christy Per Minute. And Bon! Walang maililihim. Umustahan na with the celebrities and stars na nasa Spotlight. Parang kinakabahan si Bon dito sa araw na ito. Parang kanina hindi niya tayo napindot agad. Ngayon naman iba na pindot naman niya. Mamaya kaya ano ang pipindutin niya? Ay, diba? Abangan. Romel, napakainit na ng hapong ito. Pero mas pag-iinitin pa ng ating guest.
Tutok-tutok na mga tropa ni na Boy si Karagay. At ang guest po natin ay ang anak ng macho dancer. Magaling umarteng bata ito. Si Sean De Guzman. Magandang hapon sa iyo, Sean. Hello po. Hi. Magandang hapon. Ayan. Hello po. Thank you for having me. Welcome. Mas maraming salamat na kasama ka namin ngayon para sa pelikulang Mahjong Nights, di ba? Ayan. Yeah. Maganda yung review sa iyo eh, dun sa ano, anak ng macho dancer. Ayon sa akin director dito sa bahay, dahil work from home ako, si Japs Jersin, sa lahat, ikaw ang pinupuri, ang pag-arte sa anak ng macho dancer. At meron akong kaibigan, anak-anakan, naka-close mo rin si Lito De Guzman. Ah, diba? Yeah. O, ka-apelido mo pa. Lito, uh-huh. Mami, ako nababatiin yung pinababati mo. Ano, marami akong nalaman tungkol sa'yo na lalo kang kapuri-puri. Diba? Hindi ka ba naliligalig na mula sa anak ng macho dancer kung saan nagpakita ka ng bahagi ng katawan mo, eto ka na naman sa Mahjong Nights na sexy na naman ang role ng ginagampanan mo. Hindi ka ba natatakot na ma-typecast? Hindi naman po. Parang iniisip ko na lang po siguro kung ano po yung nakalatag na project sa akin. Ginagrab ko na lang po. And I am grateful po sa mga project na binibigay sa akin ng Viva despite this pandemic. Tama. Wala po tayong pelikula, di ba? But ngayon po, sinusubukan na po ako ng Viva ng kung ano-ano iba't ibang genre po ngayon. Oo, maganda yan. Sa isang panahon na napakahirap pumanap ng trabaho ng mga kapwa mo artista, you're so blessed. Alam mo yon, Sean? Romel, ang tanong mo. Yung ano ang role mo ngayon dito sa Mahjong Nights? Kasi napanood ko yung trailer niya, talagang nakaka-excite yung ano na, yung Excella. At saka ano nararamdaman mo na ang iyong kasama ditong gumaganap ay isang napakagaling na Jay Manalo? Ayun. Ang character ko po dito ay si Gaspar. Isa po siyang driver. Ayun po yung dapat nilang abangan kung bakit at paano na-connecta yung character ko sa bidang si Alexa, which is si Angeli Kang. And okay. Si Sir Jay Manalo, hindi lang po first time namin magkatrabaho, kundi parang okay. Pangalong best namin niyang Mahjong Nights na magkatrabaho. Mm-hmm. And he was very professional, mm-hmm. Sobrang galing umarte. Wala ang makipist sa pag-arte niya. Grabe. At saka mabait na tao. Totoo no? Po. As in, yung tipong akala ng iba, napaka-brusko, napaka-tapang sa personal. Pero pagkasama mo na siya sa set, lagi nagbibiro, hindi ka maubusan ng tao sa kahit niya. Isa siyang komedyante na magaling umarte sa drama. Sa totoo lang, di ba? Totoo po. And marami po akong natutunan sa kanya. Marami siya sa akin binibigay ng mga tip about acting. And thank you rin, Sir Jay, kasi binigyan niya ako ng pabango. Binigyan niya po. Ay, talaga? Opo. Alam mo, nakakaloka itong trailer nyo, ha? Nakakabagabag ito. Di ba na eh? Parang may gusto ko itanong na lihis yung laklak, ha? Sorry po, sorry. Hindi ka dapat mag-sorry. Trailer yan. Bakit ba? Pagmamalaki dapat natin. Gawang Pilipino yan. At saka, syempre, gusto ko idagdag sa'yo. Napakabuti ng puso ni Jay Manalo. Sa totoo lang. Yun. Okay. Sean, nandito ka na rin lang. Alam naman natin na yung mga tulad ninyo na nagpapakita ng katawan sa pelikula, lapitin ng mga indecent proposals. Nakakatanggap ka ba? Hindi naman po may iwasan yan eh. Lalo na marami ng way to propose. Para ma-reach kayo, oo. Sa ano po, sa siguro sa online marami po, ang dami, mm-hmm. Siguro thousands of people sa akin. Paano mo sila sinasagot? Sinasagot mo ba? Sa akin po kasi mahilig po kasi ako magbasa ng mga comments, mahilig ako magbasa ng
ng mga message requests, and I really do appreciate them na may mga minsan may mga nababasa ako na napakagaling mo, ganyan-ganyan, yung mga compliment ko. Ayun po kasi talaga yung ano, nagbabasa po ako ng mga komento. But may mga nababasa rin po akong mga kakaiba talaga. Ano yung kakaiba, Sean? Bigyan mo kami ng sample. Ayun, yung mag-offer sa akin ng one night stand, ganyan. And ayoko namang, ano, hindi ko nalang pinapansin, hindi ko nalang binubuksan yung message nila. Kasi alam naman natin na marami ng artistang nagsabi, naku, hindi po, kahit 1,000,000 para sa isang gabi, hindi mo tatanggapin. Paghihirapan ko na lang po. Pinagtataasan kasi ng kilay yung mga ganong sagot. Kapag nandiyan na ba yung 1,000,000, di ba, parang ganon. Parang pinagtatawanan yung kanilang sagot sa ganon. Pero, ayaw ko naman magpaka-ipokrito. Opo. Pero, kasi hindi naman parang may pag may nag-message sa akin ng ganyan, kung kunyari mag-offer ng yung 1 million or what, para kasi hindi ka panipaniwala for... Tama. Lalo ngayong pandemya. Oo, di ba? Magbibigay siya ng ganung kalaking halaga para lang sa ganun. Hindi ka panipaniwala talaga. Paano, Sean, kung isang gabi ay may mag-offer sa'yo, totoong 1,000,000 para sa isang one night stand, magpakatotoo tayo ngayong hapong ito, tatanggapin mo? Yung totoo to, ha? Walang ano to, walang kalokohan to. Kilalang tao yung nag-offer sa'yo, taong may isang salita, 1,000,000 for one night stand, tatanggapin mo, Sean? Siguro ako, tatanggapin ko, but, may but, kasi siguro, ano yung but? Between us na lang siguro yung mangyayari, I mean walang lalabas, diba? Walang picture. Kumbaga, yeah, private ano. Well, sa ngayong panahon hindi mahirap tanggihan yung mga ganong offer. Alam mo, hindi po ako Uy, anak, teka, mamaya i-text ko si Lito de Guzman. Iko-column kita. Napakaganda ng sagot mo. Walang biro. Oh, anak, bibihira, nagsasabi ng ganyan. Wala pang artistang tinanong ng mga reporters ng ganitong klase ng tanong na ganyan ang isinagot sa'yo. Palaging, ay, pag-iipunan ko na lang po. Pagtatrabahuhan ko na lang po yung 1,000,000. Ay, wala po. Hindi ko po siya papansinin. Pero ikaw, sinabi mo, tatanggapin ko po, pero dapat ay may usapan na walang picture, walang video, sa pagitan na lang ninyong dalawa yung magaganap, di ba? Napakaganda. Siguro naman kasi may dahilan naman kasi tayo bawat isa kung bakit natin tatanggapin yon. And kung meron lang mag-offer, di ba? Alam mo, anak, punong-puno ang telepono ko ng pagdakila sa iyo. At ang sabi, yan ang dapat na sagot ng mga artista. Yan ang dapat sabihin ng mga artista, baguhan man o datihan. Hindi ka ipokrito, Sean. Ayan. Yan. Ang ganda ng sinabi mo talaga kasi. Okay, mamaya po natin babasahin ito. Okay. Paano mo naman pinaghahandaan yung mga nude scenes na ginagawa mo sa pelikula? Well, of course, syempre hindi po mawawala yung guidance ng director dyan. Before namin i-take po yung mga scene, mga intimate scenes, nag-usap kami nung ka-eksena ko, nung partner ko, na yung mga restriction sa katawan niya, syempre yung respeto sa kanya, di ba? Kailangan po nating alamin yun kung hanggang saan lang tayo, kung hanggang saan lang po tayo makakahawak, syempre, baka bigla akong... Ang ganda. Tama yan. Respeto yan sa partner. Mabigla yung ka-eksena ko na baka may mahawakan ako na aksidente, pero di ko naman intention, di ba? Ayun po. Oo. Kaya... Alam mo yun... Okay. Sige, go, anak. Kaya hindi po ako ganun ka nahihirapan sa mga intimate scene dahil alam po namin yung mga gagawin namin. For namin...
natin. Tama, yung limitasyon. Yes. Gusto ko malaman, at ang dami nagre-request, pwede raw ba ipakilala mo ang iyong sarili sa ating mga televiewers, saan ka nang galing, taga saan ka, anong pamilya, yung parang ganon. Ah, sige po. Ako po si Sean D. Guzman. 15 years old pa lang po ako. Wala na po ako sa bahay namin. So parang independent na po ako. And yun, maaga po akong rumarapit kung saan-saan. Nag-dancer ako sa mga campaign, sa mga mayor. Nagda-dancer po ako. Sa kampanya. Opo, sa mga kampanya. Hanggang sa makapasok po ako sa mga boy group. Ayan, nag-boy group po ako before. And then, nag-pageant po ako. First pageant ko po, dun po ako na-discover ng manager ko. Na si Miss Len Carillo po. Siya po yung nag-discover po sa akin. Hanggang sa, handle niya po ako nung way back 2017. Yun, nag-boy group din po ako sa kanya. May boy group po kami, Click 5. Nagpe-perform po sa mga schools, events, campaign din po, and sa Zirko po, yan po, before pandemic. So magkakilala kayo, Romel. Opo. Pero yun nga po, natigil yung Zirko, kaya nagsara. Wala na kaming mapagkunan ng income. Mabuti kasi, na lang, dumating naman itong pelikula, no? Po, kasi parang 3 to 4 years na akong nare-reject sa mga audition, ganyan. And dumating na ako sa point na I give up na. So, parang sabi ko, magtatrabaho na lang ako sa parang mga fast food chain dyan. Sa Starbucks, ganyan. And then, may pa-audition si Joel, si Direct Joel Lamangan, hanggang sa nakuha niya. Pero nga. Sa anak ng macho dancer. Hindi pa po yun. First film ko sa kanya, parang support lang po ako sa kanya. And then may pa-audition po uli siya. Doon niya na po ako nakuwang bida na anak ng macho dancer. Tuloy-tuloy na po yung pelikula na nakuha na po ako sa Viva. Ayan na po, nalatag na po sa akin lahat ng mga pelikula na gagawin. Alam mo nung bata si Alan Paule, kahawig mo. Oo nga, nanay. Alan Paule, kaya tama lang na mag-ama kayo sa anak ng macho dancer. Diba? Ayan taga po, saan ka? Taga saan ka muna, Sean? Taga Taguig po ako. Originally from Taguig po ako. Nandun po yung family ko. Sa Taguig. At saka na may talong lang po ako. Sean, di ba sabi mo sa first vlog mo na hindi mo talaga pangarap maging artista? Ang pangarap mo ay maging chef. Paano, ano nangyari? Bakit napunta ka dito sa pagiging artista na? Siguro po kasi minsan yung Diyos, may hinihingi tayo sa Diyos na regalo na ine-expect natin yung laki, yung bigat, yung kulay. Pero hindi ibibigay sa atin yun ng Diyos, kundi yung ibibigay siya sa atin na mas better. Parang at saka, yung kung ano talaga ang nararapat sa'yo, at sa kanyang takdang panahon, hindi natin dapat inaapura. Hihintayin natin yung para sa'yo talaga. Totoo, diba? Po. Nakakatuwa naman. Sobrang thankful po ako kay Lord. Kasi before, hindi talaga ako madasali, hindi ko siya nakausap as in. Hanggang sa dumating sa point na kinausap ko na siya, and then yun na, nandun na lahat ng blessing sa akin. Totoo yan. Tumawag tayo, hindi naman tayo pagsasarhan. Sasagutin tayo. Pero pagkatapos kong mapanood yung trailer ng Major Nights, hindi, naloka ako kanina. Hindi ko akalain na ganun katindi. Madjong Nights, di ba? Ang mga kwento dyan eh, yung driver na sulot yung amo, ganun yan eh, no? Di ba? Yung shota nung boss, napunta sa driver, kasi siya laging kasama. Tapos, hanggang sa'yo na nga, yung pinakita kanina. Anak, paki-invite natin sila para sa Madjong Nights. Hello po sa mga nanonood po dito sa show na ito. Inibitahan ko po kayo na panoorin na ang Madjong Nights. Mamaya na po yan, 12 midnight na po, pwede nyo na po siya mapanood sa Viva Max.
Yan, download nyo. May Viva Max ako, Romel. Tandaan mo yan. Ako din, alas 12. Abang ko talaga yan, Sean. Sa mga hindi pa po na pag-download ng Viva Max, mag-download na po kayo sa Google Play or Apple Store. At pwede nyo na rin pong ma-avail ito sa kahit anong yung ibang bansa. Sa worldwide na po tayo ngayon. So, panoorin po natin ang gawang gawang Pinoy. Ayan po. Oh, siya siyempre directed by Lau Fajardo. Okay. Ito, Sean, bago ka umalis. Nag-text sa akin kaibigan ko, babae to. Please hold my name. Huwag mo kong papangalanan. Ang kanyang text, hayop ang traffic. Hayop ang init ng panahon. Pero hayop ka, Sean D. Guzman. Pinag-init mo pa ang hapon ko. Ame, dating, di ba? Thank you, anak. Maraming salamat sa iyo sa panahon. Salamat po sa pag-invite. Good luck. Okay. Sean, salamat. Salamat. Thank you. Sa iyo. Alam mo, si Lito D. Guzman, kanina pa ito nag-text eh. Mamaya, babasahin ko. Si Idol Lord De Vera, ang sabi niya, Nay, pakibati po si Ideng Colonia. Ideng Colonia, ang anghel ng bahay namin. Ang galing sugod Leyte at naglo-laundry siya ngayon at laging nanonood kasama ang anak niyang si Dodong. Nako, Ideng o Ideng Colonia. Maraming salamat at sa anak mo si Dodong. At kay Mr. Joey De Leon, boss, maraming salamat kasi ang inyo palang mga angel sa bahay ninyo ay lagi nakatutok sa aming programa. Thank you so much. Henyo. Joey De Leon. Henyo talaga. Di ba? Thank you. Tapos eto pa. Ako may isa pa. Ano ba namang hapon ito? Kaya init-init na. Nako. Ginest nyo pa yung si Sean D. Guzman. Lalong uminit. Okay. Sabi naman ni Boise, guwapo niya na eh. Kahawig niya si Alan Paule nung bata pa. Yun. Sinabi ko yung kanina. At sabi ni Tita Nene Ulanday, Tita Nene, natatakot ako dito sa text mo. Baka ganun din ang content. Pero hindi naman siguro. Tita, salamat at medyo okay na boses mo. Naku, salamat na lang. Medyo nawala na ang paus mo. Tita Nene, isa lang naman po ang ano niyan eh. Matigas lang po ulo ko eh. Di ba? Isa lang ang dapat kong tanggalin. At hindi pwedeng tanggalin. Kaya ko eh. Gusto ko eh. Kaya lang hindi pa napapanahon. Maghintay tayo ng tamang panahon. At Joby Francisco, magandang hapon sa'yo. At si Idol Lord De Vera, at si Ka Erning. Nasa Leyte pala ang kanyang dakilang ama. Napanood ko siya sa show ni na Kuyang Ted at DJ Chacha. Humalili siya. Yan. Mm-hmm. Nako, Rain Cortez, padalan mo siya ng Dimples Rice Crackers. Ayun. Total naman, sabi ni Alan Kay ba, ang nagkukwento sa atin, si Alan Kay ba, na kapag ka may mga chuariwap si Rain, iniitsahan lang niya ng Dimples do sa bakod. Ayun. Ay, na. Hindi, si ano nagkukwento nun? Si Alan Kay. Si Arnel Ignacio. Oo. Ayan, maraming salamat. At si Lito D. Guzman, isingit ko na to. Hello, Nanay. I miss you po. Nakatune na po ako sa radio program nyo. Namimiss na kita. Pabati po, Nanay, please. Si Bernard Avil and Christina Villanueva. Maraming salamat. Alam mo, si Lito, umaamin sa akin yan. Kahit anong tanong ko sa kanya. Never nagsinungaling sa akin si Lito D. Guzman. Alam niya na pag ako nagtanong sa kanya, kailangan, totoo ang sasabihin niya. Tinanong ko sa kanya si Sean, Lito, aminin mo sa akin. Ito bang batang ito, humahada? Ito ba'y naghahanap buhay? Diba? Oh, tumatanggap pa to ng mga indecent proposal, Sabi na ko, Nanay, hindi. Sinabi ni sa'yo, Japs, ano? Hindi, matinong bata yan. Oh, diba? Eh, yung sinagot nga niya ngayon, sa panahon po ngayon ng pandemya, sino naman po ang tatanggi sa 1,000,000? Oh, diba? Napakatotoo. Real talk talaga. Oo.
Si Rita Avila nga pala, may ginagawang pelikula ngayon, Walker. Walker ang ano, yung palang mga babae, yung mga kalapating mababa ang lipad ngayon, ang tawag na sa kanila Walker. Walker. Nag-ugat dun sa salitang walk. 'Di ba? May walk ka ba ngayon? Ganon. Eh, Rita Avila yan, ano? Grabe. Manny Cruz, simpleng tao, official ng Team Hagonoy Vlogger by Toby Morabe. Wow! Manny Cruz, isang simpleng tao, official ng Team Hagonoy at Vlogger, sabi ni Toby Morabe. Si Toby Morabe parang manager, ano? Ang dami-dami niyang mga talents. Diba? Ang dami niya, may mga kaibigan siyang police, may mga kaibigan siyang ano, palakaibigan. Oo, mabait kasi si Toby Morabe, sa totoo lang. Ayan, Joby Francisco, alam na this, ha? Okay, ayan. Ah, kasama ka raw bukas sa meeting, Romel. Sir Joby. Nakakaloka, diba? O ano, Japs? Anong gusto mong gawin namin? Sa baba? Sino to? Ay, si Ricky Petilla ng Palo Leyte, anak. Nag-anibersaryo na naman ang inyong matinding bagyong dinanas dyan sa Leyte. Good afternoon po, Nanay Christeth Romel, watching from Palo Leyte. Kumunta po kami sa Palo Leyte. Pinagdala kami ni Sir MVP ng mga parol at ilang gamit sa Kapaskuhan ng mga batang talaga naman pong pinadapa ng kalamidad ang Yolanda. Grabe. Mula doon kina Lucy Torres Gomez, kina Congresswoman, kina Mayor Richard, hanggang Palo Leyte, wala ka makikitang bahay na nakatayo. Wala talaga. Grabe. Ingat kayo dyan, ha, Ricky, at maraming salamat sa hindi pagbakla, sa hindi pagbitiw. Magbabalik po agad ang Christy for minute. Mwa, mwa, mwa. Na, Nanay Christy. May magkakarusok pa ba kay Nanay Christy na sadyang tumatawin, lumilipad ang balita. Ating papalakpakan ang mga artista, ngunit pasensya na sa tatamaan na iba. Hatid ay saya sa nalulungkot, buong bansa, buong mundo ang siyang tumututok. Oli ka na, kaya tara, tara, let's go! Christy per minute na, Christy per minute na, na naman puno ng intriga, tanggal ng problema. Dahil Christy per minute na, Christy per minute na, Christy per minute na, na naman puno ng chismis pero may pangaral ba? Dahil Christy per minute na.
Hala, si Rain Cortez talagang sineryoso. Talaga, magpaalam ka kay Mami Tess na isang bungkos ng ano nyo dyan. Okay. Ay, nako. Babati muna tayo. Mahirap na. Baka sila maubusan na oras. Ano? Siyempre, si Boy si Karagay na mainit ang hapon. Ganon din si Marichu Firmation Espiritu. Si Direk Franny Zamora, tawa ng tawa. Akala daw niya si Rita yung tumanggap ng 1 million. Sinegway ko kasi. Maraming salamat, Direk Franny. Direk Joey Nombres, Direk Chaps Manansala, Randy Balaguer, Mama Lydia, Mark Valencia, Nansilang Cavite, Barangay 5. Maraming salamat din kay Mami Tess and Rain Cortez ng Dimples Rice Crackers. Ganon din naman siyempre, kina Tito Manny Garcia and Tita Norski. Anak, kilala mo naman ako. Bigla na lang akong namamaos sa bandang gabi kung kailan ako hindi nagsasalita. Tsaka ako namamaos. Pero pag tinanggal ko yung kaisa-isahang yon, Romel, sigurado ang boses ko maganda pa kay Miss Celine Dion. Oh, diba? Iba. John and Ching Bautista, Silverio, maraming salamat. Louis Tolentino and Pearls na nanonood sa kanilang super linaw na 1PH. Lagi niyang sinasabi yan. At ganun din siyempre kila Mayang, si Freely at Lara May Abrigo na hintay na ng hintay sa The World Between Us. Inilihis ang oras sa ang probinsyano. Diba? Mahirap na nga namang magkabanggaan. John. Oo, siyempre. Kay Papa Jessie and Tita Rexy Chanko. Ganun din kay Tito Rene. Tita Sofia Angeles, maraming salamat po. Abay, maraming salamat naman kay Sirox Orasyon at yung kanting po dyan sa may karangalan bilid, sa walang pangalan. Pero ang palatandaan, Radyo 5 po ang madidinig nyo doon. Eddie Letada, maraming salamat. Philip Villanueva, Bradley Guevara, Jamie, maraming salamat anak. Thank you so much. Kaya Shoni Sebastian, kay Nestor Nanos. Ganon din siyempre kay Juan Toby Morabe na maraming alagang kaibigan. At siyempre, huwag ka tumatawa, Japs. At siyempre naman, si... Ang Chika Babes! Teka, Raymond Dunga muna, nakatutok din siya ngayon. Okay, Chika Babes! Ayan na, si Tita Julie Paras, Julie Panganiban, Dims Ignacio, Tita Nene Ulanday, Marichu Permasyon Espiritu, and Leslie Grace at Binkula. Ayun. Ayan, sabi ni Eddie Letada, ang galing-galing sumagot ni Sean de Guzman, alam na des. Gusto niyang maka-eksena ito sa pelikula. Okay si Sean, hindi siya ipokrito. Hindi siya plastic, sabi ni Boy si Karagay. No? Ayun. Ang mga anak ko talaga, kanikanyang papuri. Diba? Oh. Okay. Siyempre, marami pa tayo hindi nababanggit. Oo nga po, okay. Nay. Oo. Si Tita Nene Ulanday at saka si Tito Abel. Makakalimutan ba? Ganon din si Neneng Potot Gensoli. Maraming salamat sa mga text mo. Na-text ba kita? Hindi mo siguro talaga natatanggap. At saka si ano, si Leslie Grace at Bingkula. Hindi rin. Pick si Jude ng Norwich, England. Arlene Andes and Chris. Ompong and Merle Ventura ng Sydney. Mawawala ba ang Reyna ng Sydney? Catherine Amos at ang kanyang alagang si Kenzo. Dims Ignacio, Ana de Guzman and Neng Cabrera ng Singapore. Dims, sa pagiging sobra mong maalalahanin, maraming salamat. Amitis Villagi ng Toronto. Maury and Chai ng kung sarado pa rin ang border, ano? Yes. Sarado. Wala pang kayo ng mga tao doon ano, sa Macau. Jojo Ocampo ng Isle of Man, UK. Okay. Sana naman wala na kami nakalimutan. Si Nori Corneo, si Nick Torres, si Jap Bibas. Magandang hapon sa inyo. Okay. Ano ba yung sabi ni Philip Villanueva? Sobrang galing po ni Dennis Trillo. Kaya dapat mga kapuso actor kung ano sikreto para maging mahusay sila. Ay, si Philip talaga. Okay. Ito po ang reyna ng puso niya. Nino? Catherine Amos. Si Catherine Amos. Oh, ako daw ang reyna ng kanyang puso.
alam mo kasi, bibihira naman yung mga tulad nila, di ba? Mm-hmm. Na nasa ituktok ng tatsulok ang posisyon sa Kabuhayan Showcase. Tito Manny Garcia, Tita Norski, Tita Lily Chua. Yes! Bigyan mo lang ng isang basong bagoong eh. Habang buhay ka ng mamahalin. Catherine Amos, di ba? Yung mga ganyang tao talaga, di ba? Nakakaloka. At si Dan Clavesillas and Mama Cell, of course. Okay. Babatay ko lang po na yung mga kaibigan kong nakikita. RM Reyes, maraming salamat sa pagsishare ng aming live. Jos Abdon, thank you. BTS, Miss Amina. Oh, si Sharon, ingat daw tayo. Ay. Matapos na po sana ang COVID na ito, gusto ko na kitang mahag. Sabi niya, naku, Diyos ko, Sharon, kung alam mo lang, sa totoo lang, nadodokling na raw siya sa pagod, pero nagpapasalamat siya. Dahil sa isang panahon nga naman na maramot ang trabaho sa maraming artista, siya hindi nawawalan. Diba, napakaano ng biyaya niya. Ano to, Romel? Kailangan may partisipasyon ka sa susunod nating pag-uusapan. Ay, sige kasi po na. Kasi matagal mong nakasama si Vice Ganda. Oh, diba, oh. Napakatagal. Mayroon akong kanakausap kasi 'di ba siyang talagang ginagawang punching bag ngayon si Vice Ganda sa social media, sa mga columns, halos lahat. Mm-hmm. Dahil nga po doon sa kanyang TikTok video kung saan sabihin na po natin na hindi naman natin kilala ang mga bashers, ang mga trolls. Pero parang wala po akong artista na narinig o nabasahan ng matinding pangmamaliit at pangmemenos sa mga bashers. Si Vice lang. So siya po ngayon ay lalong inuulaol ng matinding bashing. Kasi meron akong dalawang nakausap na sources na nakakakilala kay Vice Ganda mula ulo hanggang paa na tulad mo na nagsabi sa akin na, naku nay, mayabang lang yan, matapang lang yan in public. Pero pag nasa bahay niya yan, praning yan. Hindi niyan malaman ang gagawin. Makabasa nga lang na isa, dalawa, tatlong ano yan, napapraning na, hindi na mapakali, hindi na mapalagay. Ano ang pagkakilala mo kay Vice? Naku na, ito na. Ang pagkakilala ko kasi kay Vice, syempre, lagi niyo pong tatandaan, iba po ang tao kapag kasama ang kaibigan, katrabaho, manager niya at yung boss niya, iba-iba po ang karakter ng tao, kaya po hindi pa natin makumpara. Kasi po ako, nakasama ko na po siya bilang katrabaho at bilang kaibigan po nung nagsisimula po siya sa Sing Along. Talagang ang bias po talaga, eh, talagang hindi mo talaga pwede pag may narinig yan, hindi papakabugan, tamang-tamay pa ang kabogabog, hindi magpapatalo yan. Kapag mayroong narinig... Bengador. Yan, tama na, bengador. Talagang bengador. Paparamdam niya sa'yo kung ano yung sinasabi mo. Na ibabalik niya talaga sa'yo. Wala siyang pakialam kung ano yung sinabi mo sa'yo. Ibabalik ako sa'yo kahit sino ka pa. Yun. So, naturalesa na niya ito. Itong napapanood natin ngayon. Ito na kaya talaga ako siya. Opo. Kaya ako hindi ako nagulat kung ganun siya magsalita. Kasi kilala ko siya. Oo. Pero pagdating pala sa bahay at sila-sila na lang ang nandun, pati mga kaibigan, pinagtatawagan, praning na praning. Naku, ano ito? Ano yan? Ganito, ganyan nga. Lalo daw pagdating kay Ayon Perez, praning na praning yan. Sobrang napapraning. Ako naman, mas gusto ko na maging natural siya. Huwag siyang nagyayabang pag nasa publiko. Mamahalin pa siya. Hindi yung lalaitin mo yung mga ganito. At saka meron tumawag sa akin na ano, si Prof, di ba, Japs? Sabi ni Prof, ang pangit pa nung ginawa niya sa vlog niya. Nagpapahatid siya sa driver niya sa simbahan para ipagdasal daw niya yung mga naghihirap na mga bashers niya, yung hindi masasaya, walang pera, dahil siya daw, nung chinek daw niya yung kanyang bank account, yumaman pa pala siya ng todo, parang ganon. Alam mo, sabi niya, tayo ay nagpupunta sa simbahan para magpasalamat. At kung meron pa tayong kailangan, humihiling tayo sa Diyos ng biyaya para ibigay sa atin. Hindi tayo pumapasok ng simbahan para manglait, 'di ba? At mangmenos ng kapwa natin. Kasi sinama-sama pa niya 'yun eh. Sinama pa niya 'yun. Alika nga, hatid mo ako sa simbahan, ipagdasal natin itong mga 'to. Parang ganon.
kasi hindi naman lahat nabibiyayaan. Ang dami nga na ipinanganak na mahirap, namatay na mahirap, kasi hindi talaga para sa kanila yung tagumpay. Eh, bibihira naman yung tulad ni Vice, di ba? Na naghirap siya, oo. Effort niya yan. Pinaghirapan niya yan. At biniyayaan naman siya. Sumikat siya. Pero mukhang tagilid ang kanyang pananaw ngayon. Dahil pera. Puro pera. Puro pera ang kanyang tinututukan. Yung pagiging masaya nila ni Ayon. Tsaka yung nabibigyan niya ang nanay niya ng mga biyaya, di ba? Yung mga ganon, ipinananahimik na lang dapat yan eh. Ang dami-dami nating mga kaibigan. Ako po ay pinaiikutan ng mga tao na bilyonaryo po talaga. Pero ni minsan, hindi ko naririnig na ako ang pera ko ganito, ang pera ko ganyan, ang pera ko ganito. Walang ganon. Oo, hindi pinagmamalaki. May basher man o wala, ang pera ay inaalagaan at hindi pinagmamalaki at pinagyayabang. Oo nga, yung mga kaibigan ko nga rin na makakakilala niya rin talaga, tikom lang sila na yung bibig, hindi sila nagsasalita kasi parang pag nagsalita sila, maraming kaibigan si Vice, di ba? Makakarating sa kanya, tapos naaapektuhan yung mga trabaho nila, di ba? Ganun nga yan, may mga bagay-bagay nga na pag kinaaway mo siya, may nasabi kang di maganda, ang piling niya, kaaway ka niya na hindi kanya na kunyan, magigas ka sa show niya, ay, reject yan. May sinasabi niyang... May ginawan siya ng ganyan, pati yung dalawa na komedyante. Hindi lang yun si Ate Gay. Hindi lang yun na. Ay, okay. Alaka mo yun. Oo. Bibilisan ko lang ah. Narinig siya nung nagbuhay pa si Direk Kewen de Ramas. Nasa isang sulok siya, may kausap siya, may tinutungayawan niya. Anong akala niyo sa akin? Pinupulot ko lang ang pera. Kung may sakit kayo, maghanap kayo ng pera, gumawa kayong paraan, huwag kayo sa akin lapit ng lapit. Alam mo, sa totoo lang. Tapos sabi nung nagkwento sa akin, pero sa Showtime, lantaran siyang namimigay, pati pampagawa ng pustiso, pampaaral, nagbibigay siya. Eh, kaibigan nga yan na nakasama niya na matagal na panahon. Sinusumbatan niya ng ganun. Tama ka. Iba kapag sa harap ng camera, iba kapag ka nasa personal, iba ang tao sa kanyang buhay na privado, talagang ganon, madaya talaga ang tagumpay. Madaya. Ayan. Hindi pa po tapos ito. Ang dami ko pong gusto sabihin, eh, malapit na. Bukas na lang po ulit, mga kapatid. James Vincent Navarrete, maraming salamat. And Mama Dang, Tita Florie Estrada, Alvin and Filipina Magtalas, Beaver, happy 16th birthday ngayon na po. Mula sa amin at sa Take It For a Minute, God bless you and good luck, Beaver. Tito Henry and Tita Lily Chuang, ating karate queen, maraming salamat. Tito Henry and Letlet Tukabo, na magaganda rin ang puso. Elmer Ngon and Cherry Lumangyerong, may aluminum na may pintura pa. Mula po ito sa Mileage Asia Corporation, Guy and Sandra Ipil, Mayor Enrico Roque ng Pandi, Bulacan, at Amana Water Park. Mag-iingat ka, Mayor, ang katawan mo. Tito Jun Pabustan and Darlene, Rene and Roma de Leon, at saka syempre Ferdy and Jojo de Leon, Tita Weng Jamaji, Tita Rolette Esmilia, Doktora Joan Barcelona Vigan, and Doktora Elby Almasan Padlan. Romel? At maraming salamat po sa kasama natin sa Signal. Bon Balinario, Jenny Ributa, Cathy Puliente, Jambi Pineda, Ram Medina, MB Osteria, Jerome Piad, Lance Damian, Pritz Mascariola. At sa Radyo 5, Direk Joey Perez, Direk Grace Toledo, Georgian Meliana, Rome Ortigas, Tony Kabigting, Edna Serrada, at Miss Cherry Baile. At maraming salamat din po sa engineering teams ng Novaliches, TOC, Antipolo, Transmitter Site, at East Avenue Network Engineers. Okay, at Ram Medina, maligayang karawan sa iyo. Happy birthday! Anak. Magkasunod pala kayo ni Von Belinario. Happy birthday, anak. And may I miss you all, lahat ng staff natin dyan. Maraming salamat. At nice ay birthday po. Oh, si ay nakalimutan po. Dapat opening pa lang. Ay nako, ay de las alas. Aileen, happy birthday sa iyo, anak. Maligayang kaarawan. Okay, stay negative, be positive. Kaya natin to. Kami po ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang bukas, dito lamang po sa Christy per minute. Mwah. Magandang gabi. May maliliin ba kay Christy per minute? Reina na chika at intriga. Christy per minute sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang nakilala rin at
See you.